Magandang buhay muli sa inyo mga kaibigan. Isang malaking shoutout dyan sa lahat ng ating masusugid na taga-subaybay. Tampok ngayon sa ating pag-uusapan ang isa na naman sa mga proyekto na di umano'y pag-aari at gawa ni Ferdinand Marcos Jr. Ito nga ang Bangi Bay Wind Farm. Mga kaibigan, gaano nga ba ito? Katotoo, ito nga ba ay proyekto niya? O ito ay isang kwintong gawa-gawa lang? Mga kaibigan, wala pa tayong pinapanigan. Kung ito man ay totoo o hindi, kayo na ang bahalang humusga. Malaya naman kayong magbigay ng komento. Ang sabi-sabi, proyekto raw ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bangi Bay Wind Farm na matatagpuan sa Ilocos Norte. Ngunit ayon sa ating artikulong nabasa, hindi po ito totoo. Ito ay proyekto ng Northwind Power Development Corporation or NPDC base sa wind mapping study na itinagawa ng National Renewable Energy Laboratory or NREL ng Estados Unidos noong 1999. Nang isulat ang katotohanan ito, ang naturang post ay mayroon ng 349 reactions, 68 comments at 118 shares. Ikinalat din ang sabi-sabing ito sa mismong official na Facebook page ni Marcos na sa kasalukuyan mayroon ng 41,000 reactions, 5,900 comments at 19,000 shares. Isang post ng Facebook page ni Marcos Legacy noong September 8, 2021 ang nagsasabing proyekto raw ni Bongbong Marcos ang Bangi Bay Wind Farm na matatagpuan sa Bangi, Ilocos Norte. We can be found of Bongbong Marcos Windmill Project in Bangi, Ilocos Norte. This is one of the legacies of Bongbong Marcos even though he is not yet president. That is just one more thing. What if he becomes president? Bongbong Marcos can do more than that, ayon sa post ng Facebook page. May pagmamalaki natin ang windmill project ni Bongbong Marcos sa Bangi, Ilocos Norte. Isa ito sa pinakamalaking pamana ni Bongbong Marcos, ang windmill project sa Bangi, Ilocos Norte. Mayroon ng 349 reactions, 68 comments at 118 shares ang post. Ikinalat din ang sabi-sabing ito sa mismong official Facebook page ni Marcos. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit na 41,000 reactions, 5,900 comments at 19,000 shares. Maraming nagpadala ng mga post na ito sa email ng Rappler para ma-fact check kung ito nga ay totoo. At ayon sa ulat, hindi totoo ang sabi-sabing ito. Ang Bangi Bay Wind Farm ay proyekto nga ng Northwind Power Development Corporation or NPDC na kanilang ibinase sa wind mapping study na itinagawa ng National Renewable Energy Laboratory or NREL ng Estados Unidos noong 1996. Sa pag-aaral ng NREL, isang pambansang laboratory ng Estados Unidos na nakatuon sa pananaliksik patungkol sa renewable energy at energy efficiency, kinakitaan ng potensyal ang Ilocos Norte bilang isa sa mga lugar sa Pilipinas na maaaring mapagkunan ng enerhiya mula sa hangin. Ayon sa ulat na inilabas ng World Wide Fund for Nature, WWF, isang pandaigdigang organisasyon na nangangalaga sa kalikasan, sinamantala ng NPDC ang pagkakataong ito upang magtayo ng kauna-unahang wind farm sa Southeast Asia noong 2005. NPDC ay isang kumpanyang pagmamayari na ngayon ng AC, Energy Holding ng mga Ayala. Naisakatuparan ang proyektong ito noong nakipagtulungan ang World Bank sa NPDC upang ito'y mapunduhan. The project, Bangi Bay Project, would not only be the first of its kind in the Philippines. In fact, it will be the first in the whole Asian. World Bank through its PCF or Prototype Carbon Fund has entered into an agreement with Northwind on the purchase of carbon credits. Ayon sa isang dokumento ng World Bank noong 2004.
Ayon din sa datos ng Department of Energy na inilabas noong Disyembre 2020, mayroon lamang 3 wind power plants sa Ilocos Norte at ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang Bangi Wind Power, proyektong sinimulan ng NPDC at pinunduan ng World Bank. Pangalawa, Burgos Wind, proyektong itinayo at pagmamayari ng EDC Burgos Wind Power Corporation. At ang pangatlo mga kaibigan ay ang Caparis Peace and Wind, proyektong sinimulan ng North Luzon Renewable Energy Corporation at pinunduan ng AC Energy Holding Incorporated, Philippines Alliance for Infrastructures at UPC Philippine Wind Holding Corporation. Kinomisyon ang nasabing proyekto noong 2005 at ipinagpatuloy ang Phase 3 noong 2014. Si Mark Vincent Tulibaw mga kaibigan ay isang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact-check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng mga senior dito. Mga kaibigan, kung ikaw ay may opinion o koro-koro, ay malaya ka namang mag-komento dyan sa ibaba. Ay mag-komento dyan sa baba patungkol sa impormasyong inyong napanood, kung ito man ay may katotohanan o isang kasinungalingan. Kawin na mga kaibigan, ang bahalang maghusga. Mga kaibigan, sa muli ay maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik at panonood. Ingat tayo sa kumakalat na karamdaman. God bless everyone.